Ito po ang ating latest satellite images. Makikita nyo po yung dalawang bagyo natin binabantayan ngayon. Ito pong una, si Tropical Depression na si Agaton, na may international name na Maggie. Huli po itong namataan dito malapit po sa Balangiga, sa Eastern Samar. Samantala, dito naman po malapit sa Philippine Area of Responsibility Boundary, pumasok na po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Basyang na may international name na Malakas. Huli po itong namataan sa layong 1,435 kilometers silangan ng Southern Luzon. Makikita po ninyo, no, base dito sa kaulapan, na unti-unti na nga nagkakaroon ng interaksyon ang bagyong si Basyang at ang bagyong si Agaton. At posible na nga po sa mga susunod na araw ay tuluyan na nga higupin ng bagyong si Basyang ang bagyong si Agaton. Pero makikita nyo pa rin po, marami pa rin kaulapan dito sa may bahagi ng Visayas at Southern Luzon kasama ang Bicol Region. Kaya asahan pa rin yung mga pag-ulan. Makikita po natin, ito po yung latest track natin sa Tropical Depression Agaton. As of now, nandito po siya sa vicinity ng Balangiga, sa dito po sa may bahagi ng Samar. At makikita po natin na by tomorrow, posible na po ito na sa may bahagi ng Philippine Sea at isa na pong low pressure area. Actually, nakikita po natin ang malaking posibilidad na humina pa ito ng tuluyan dahil nga sa interaction nito sa lupa at tuluyan ng maging isang low pressure area. Gayunpaman, kahit po maging isang low pressure area itong bagyong Agaton, posible pa rin ito magdala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas kasama rin itong Bicol Region at Southern Luzon. Ito po ang ating nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 1, particular na po dito sa may katimugang bahagi ng Masbate. Ito po yung mga bayan ng Dimasalang, Kawayan, Palanas, ganoon din po sa Placer, Kataingan, Esperanza, PUV at Corpus. Nakataas yun ang signal number 1 sa mga lalawigan dito sa Visayas, particular na po sa Eastern Visayas, sa Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Ganoon din po dito sa northeastern portion ng Cebu kasama yung Camotes Island. Ito po yung mga bayan ng Daan Bantayan, Medellin, Bogo City, Tabogon, Borbon at Sogod. At gayon din po dito sa may bahagi ng Dinagat Islands sa isa naman po ng Mindanao. At ito po ang ating inaasahan pagdating sa pag-ulan. Ngayong araw, posible pa rin po ang katamtaman hanggang sa malakas at kung minsan yung mga intense na mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas, Bicol Region, gayon din sa Hilaga at gagit ng bahagi ng Cebu kasama po dyan ang Bantayan Islands at gayon din ang Camotes Island. Gayon din po itong sa Western Visayas, itong Panay Island, ang Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, at sa northern and central portion ng Negros Provinces, asahan pa rin po posibilidad ng mga pag-ulan. Inaasahan din natin ang pag-ulan sa Mimaropa, gayon din po sa Dinagat Islands, Zamboanga del Norte, sa lalawigan ng Quezon at ang lalabing bahagi ng Kabisayaan. So asahan pa rin po ng mga kababayan natin ang patuloy na pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at ng Bicol Region, Southern Luzon, at gayon din sa may northern portion ng Mindanao. At sa mga lugar po, no, dahil nga po sa nakalipas na mga araw ay patuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Asahan pa rin po ang posibilidad ng mga pag-ulan sapagkat mabagal pong kumikilos pasilangan itong bagyong si Agaton. Kaya posible po mga pagbaha at ang mga pagguho ng lupa dahil ilang araw na nga pong umuulan. At nakataas pa rin po, dahil nga nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal, posible pa rin po malalakas na hangin doon sa mga lugar kung saan nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. At dahil po dito, posible tayong makaranas ng mga maalon na karagatan, kaya delikado pa rin pong pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na bangka doon sa lugar kung saan po nakataas itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kaya po delikado pa rin po na pumalaot, so huwag mo na po tayong pumalaot sa mga baybayin na ito. Narito po yung track muli ng bagyong si Agaton. At ano pong inaasahan natin, patuloy po itong mabagal na kikilos sa may bahagi ng Samar, Leyte. At kagaya po ng binanggit natin, posible po na ito ay kikilos pa silangan, timog silangan, papunta sa Philippine Sea mula po ngayong gabi hanggang bukas na umaga. Hindi natin inaalis yung posibilidad na tuluyan po itong hihina at magiging isang low pressure area na lamang sa susunod na 24 na oras. Ito po ay dahil sa interaction nito sa lupa, ang mataas na vertical wind shear at gayon din ang effect po ng bagyong Basyang. So dahil nga hinihigop niya, so pahihinain po nito yung bagyong Agaton. At inaasahan po natin na itong magiging low pressure area, kung sakaling maging low pressure area ang bagyong Agaton, ito ay higupin na ng bagyong Basyang at tuluyan na pong lalayo sa ating bansa. At inaasahan, ito naman po ang ating next na bagyong binabantayan, ang bagyong Basyang naman. So inaasahan, ito po ay pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ganap na alas 10 na umaga ngayong araw. At inaasahan po natin na ito ay patuloy na lalakas
At maabot siya po yung pinakamalakas niyang hangin sa 150 kilometers per hour bukas ng umaga. At itong Typhoon Basyang ay inaasahan po ating kikilos po sa susunod na 6 na oras na papunta po sa Hilaga-Hilagang Silangan. So actually po, hindi natin na-expect na magtatagal po dito sa loob ng Philippine Air Responsibility ang bagyong si Basyang, sapagkat unti-unti na po itong liliko, no, sa susunod na 6 na oras, at ito po ay lalabas na. So posible po mamayang gabi, base sa track natin, mamayang gabi lang, nasa labas na ulit ito ng Philippine Air Responsibility. Kumbaga po, parang sinundo niya lang itong bagyong si Agaton. At ito po ay walang magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaya po magandang balita po yun, kasi itong bagyong Basyang, bagamat pumasok nga ng PAR, ay wala pong epekto, hindi rin magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito ay kikilos po papalayo papunta sa may bahagi naman ng Japan. At bagamat po wala nga direktang epekto ang bagyong Basyang, posible pa rin itong palakasin itong pag-alon, particular na dito sa may Hilaga at Silangang Baybayin ng Luzon at sa Silangang Baybayin ng Visayas at Mindanao.